blessed, humbled, and grateful. Yan ang mga tugon ng dating PBA Commissioner na si Nolly Ayala matapos italaga ni President Bongbong Marcos bilang bagong Philippine Sports Commission Chairman. Ayon kay Kume, the PSC under my watch will care for sports like no other. Malaking statement para sa dating PBA Executive. Mukhang may magandang patutunguhan ng sports sa ating bansa dahil sa mga hindi nakakaalam, isa si Nolly Ayala sa nagpasigla ng PBA noong time niya as Commissioner. Siya ang nagpasimula ng two-conference format ng PBA na kung saan malaki ang naitulong para sa national team natin. At ito rin ay nakilala dahil na rin sa naging reunion ng CRISPA versus Toyota noong 2003. Isa siya sa tumulong i-launch ang Smart Gilas Pilipinas program na pinangunahan ng mga college standouts sa sina Chris Chu, Mark Baroka, JP Casio at iba pa. Kinuha nila ang dating Iran head coach na si Raiko Toroman para pangunahan ang batang manlalaro noong 2009. At ngayon siya na ang bagong PSC chairman, maraming mga netizens ang pumupulso na silipin ito ang SBP. Ngunit bago ang lahat, tandaan natin na hindi saklaw ng PSC ang SBP sapagkat ang SBP ay isang NGO or non-governmental organization na kung saan si Manny V. Pangilinan ang nagpopondo. Bago nga matapos ang termino ni MVP bilang president ng SBP, naglabas ng financial report na umabot ng 1.3 billion pesos ang naging gastos niya para lamang sumiglang muli ang national team. Dahil kilala sa kanyang innovation pagdating sa sports, hindi malabo na ibalik ni Chairman Nolly ang dating program na kung saan bubuo siya ng isang young team na talagang national team lang ang commitment. Kung isa kayo sa followers sa Twitter, mababasa ninyo doon na hindi siya sang-ayon sa pickup system o pull system. Ang gusto niyang mangyari ay mapangalanan na ng players na talagang magbibigay ng full commitment sa national team at iyon ang bigyan ng focus. Isa pa rito ay talagang alam niya kung ano ang dapat na ginagawa ng Gilas sa bawat laro. Makikita natin ang kanyang mga analysis kada laro ng ating national team. Kaya kung sakaling siya muli ang magmando ng ating national team, tingin ko ay mas malayo ang mararating ng Gilas Pilipinas dahil manggagaling na rin naman ang pondo sa ating gobyerno. Isa pa, nakita rin natin na si PBBM ay nanonood ng laro ng Gilas kontra sa Saudi, kaya alam kong full support din siya sa kung anuman ang magiging programa ni Chairman Nolly Ayala. Abangan nyo mga KSB ang part 2 ng ating video na ito na kung saan pag-uusapan naman natin ang posibleng maging parte ng Gilas Pilipinas para sa 2023 World Cup, kaya siguradong nakasubscribe at nakita ang notification bell para updated kayo sa latest uploads natin. So see you next episode, magkita-kita tayong muli. Peace out!